Kumusta mga kababayan? Tagal na din po akong hindi nag-post sa aking vlog dahil umuwi kami ng Pilipinas para sa isang buwang bakasyon. So itutuloy po natin ang pagpo-post ng mga bagay-bagay tungkol dito sa Canada. Pag-uusapan naman po natin ngayon kung magkano ang pamasahe para sa pampublikong sasakyan. So ganito po yung itsura ng bus stop at ganito rin po yung ginagamit sa pambabayad ng pampublikong sasakyan, either sa Compass o kaya sa cash, bibigyan ka ng ganyang ticket. So kapag magbabayad ka ng cash, bibigyan ka ng ticket, ang validity po niya pwede mong gamitin sa bus sa loob ng isa at kalahating oras. So kung magta-transfer ka ng isang bus, then pwede mo rin pa rin ipakita iyan at papapasukin ka or makakasakay ka sa bus na yan. Katulad na lang kung pupunta ka sa isang lugar at hindi diretso na makakarating ka doon sa pupuntahan mo, kailangan mong pumunta sa isang bus stop or new exchange, bus exchange kagaya nito. So kailangan mo pumunta dito sa pinapakita kong lugar na ito para mag-transfer ka sa another na bus na kung saan dadaan doon sa gusto mong puntahan. So ganito po yung itsura niya dito sa amin, sa aming tinatawag itong Newton Bus Exchange. Simple lang po yung aming lugar, hindi naman po siya yung maraming naglalaki ang gusali, kundi ganito lang po siya, parang Pilipinas din lang. Tingnan nyo yung pharmacy, yung Western Union, kahit yung Newton Court, simple lang din sila. So ganyan po. So yan yung mga buses, paikot lang yan kung anong number ng bus ang pupuntahan mo. So ganyan, pag magbabayad ka ng cash, ihuhulog mo siyang ganyan, tapos bibigyan ka ng ticket. And then, papasok ka na sa loob ng bus. And then, within 1.5 hours, pwede mo siyang gamitin. And then, kapag naman na yung Compass ang gagamitin mo, yung blue card na iyon, yan, pila-pila siya. Papasok ka, tapos itatap mo lang po siyang ganyan. Ganyan. So, it's either cash or Compass card, o kung hindi naman kaya, pwede mo rin pong gamitin yung iyong credit card or debit card. And then, kapag pasok mo ganyan, tapos i-discuss ko lang po kung magkano po ba yung pamasahe dito. Kapag sa cash, pagbabayad ka ng cash, $3.10. Kapag isang zone lang ang pupuntahan mo, kapag dalawang zone, $4.45. Pag tatlong zone, $6.05. Pero kapag naman na concession, sinasabi nila na kapag ikaw ay 65 years old and above or disabled or yung mga bata na 5 to 18 years old, may discount po siya. So, ang bata po dito kapag kasama yung nanay or tatay sa pagsakay ng bus, wala pong bayad hanggang 12 years old. Libre siya. Basta kasama yung nanay at tatay niya. Pero, kapag naman, for example, 10 years old or 13 years old yung bata at pwede na siyang sumakay sa bus na mag-isa, that's the time na magbabayad siya, pero concession, discounted siya. Ang pagbabayad po dito is kasi hinati-hati nila sa tatlong zone. Zone 1, zone 2, zone 3. Zone 1 kapag medyo nasa malapit-lapit ka lang na lugar. Zone 2 medyo malayo hanggang sa palayo ng palayo. So kapag araw-araw kang pumapasok sa trabaho mo, mas makakabuti na bumili ka ng monthly pass na sabi nila. So kahit ilang beses mo siyang gamit-gamitin, basta nasa loob ka lang ng zone 1, ang babayaran mo is 102.55 cents. Kapag nasa loob ka naman ng zone 2, yun yung medyo malayo ang trabaho mo at nasa loob ng zone 2, $137.10. Kapag naman sa zone 3 ka na, medyo malayo, nasa 1 hour na mahigit na yung biyahe mo papuntang trabaho or sa school, $185.20 ang babayaran mo sa isang buwan. So, it doesn't matter kung ilang beses kang pabalik-balik, basta itap po lang ng itap yun. Ang government po kasi dito is gusto nila na makamura yung mga tao. So, sila ang nag-ooperate ng public transport. So, hindi sila kumikita dito. Actually, medyo kung kung tutuusin nga, parang lugi sila, pero dahil this is a public service, hindi sila kumikita. It doesn't matter kung kumikita sila o hindi.
ang importante, makatulong sila sa mga mamamayan. So, ganyan po yung expected na babayaran ninyo sa pampublikong sasakyan. So, ganyan po. Next time po ulit. Huwag kalimutang mag-subscribe. Bye! Thank you!